Yung original mayor na property ng pamilya nyo, ilang hektarya? Yung wala. Dito. Nabili ko na to eh. Wala kami property. Tenant, okay. Tenant lang kami noon. Nung nakatira kayo dito, tenant kayo? Tenant lang kami. One-third yung sa may-ari, two-third sa amin. Kahit yung kamuti, saging, inahati yun. So, ganun yung life namin. Pero masaya pa rin naman kami. Kasi yung tatay ko, dito pinanganak, yung nanay ko, dito rin, dyan sa baba na yun. Tapos, ako yung panganay. Nanay ko, nung ikinasal sila, 16 years old eh. Ang nanay mo, may yung tatay ko, 19. Ikinasal sila ng November 13, 1960. Tapos November 13, 1961, pinanganak naman ako. Timing pa, na ang kapanakanakan ko, yun din ang birthday ng tatay ko. Kaya pare kami ng birthday, November 30. Yung parents mo, mayor buhay pa? Yung tatay ko namatay nung October 30, 2019. Yung nanay ko buhay pa, mag-birthday siya ngayong, no, itong April 25. Mag-80 years old na. Malakas pa rin, awa ng Diyos. Malakas magdasal. Araw-araw nagdadasal. Yan ang ginagawa niya mula nung bata pa kami. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa sa description box. Direk! 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 Anak ni Kuya Mayor. Ah, bali magse-celebrate sila. Early dinner daw. Saan? Sa doon sa New Star. Ah, doon. Oo. So, after dinner doon, diretso na tayo sa Tuburan. Sa Tuburan. Nakarating na rin ako sa Tuburan eh. Oo, dinala ko ni Ma'am Gigi. Oo. Lagi kong nanonood sa video mo. Ay, thank you. Thank you. Mga subscriber kayo ng ano sa yung meet and greet sa ano sa Harold's Hotel. Wala si Kenny yung makipip yung mga nakamit lang po before yung request na isa pang kwento Kain.
Lagyan ako ng ano eh, tumawag ka sa kanina yung administrator ng niya. Lagyan niya tayo ng ano ng dam. Si Gillian. Gillian, sir. Mayor Gillian. Eh, kaibigan mo yun? Na-picture ko na rin siya. Nung mayor pa siya. Ay, doon sa Tibig. Sa Tibig. Ang dami rin yan, sir. Tinilim na coffee. Marami rin siya. Oo, oh, nag-harvest na rin. Siya lang. Tibig siya. Ilocano kayo, ma'am? Ilocano. 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 Okay, next. Kinsa yung una makadaan ako o gwapo nga abogado. Go! Baba kami. Sa oh. Aba baba kayo. Sa bahay oh. Ako nga pala taga doon nga pala kayo. Iniisip ko doon tayo magsama-sama tayo doon eh. Yummy. Sa bahay. Po oh, babalik kayo yung breakfast do. Sabay na po breakfast tayo. Okay. Si Tio. Wow. Bauban tayo. Saan yung ano, yung parang sweet or sweet room, yan? Ano sir? Ah, yan. Check mo lang. Check mo lang. Style. Ganda naman, sabi. O, dyan kayo. Okay, nice. Magandang gabi po sa ngayon. Sila yung mga security dito. Ah. Sige. Good night, good night. Sir, good night. Ma'am, good night. Good night. Bye-bye, so. Good night. Good night. Hi, Ed. Kita na bukas. Ingat, sir. Pakaya na lang. Ganda naman sa inyo. Ini kalat para maganda ang video. Bukas. Meron ako, ano? Ay, hindi ko dala yung bago-bago. Ayan, ano? Pero mag-work, o. O. Ganda. Ganda yung farm. This is where I'm parang farmhouse, no? Ang so, ganda, diba? Farmhouse ang dating, no? Ano to? Okay. Ganda. Bakun may paper pa ko. Maglayo. Ito yung room ko tonight. Night for two nights. Mayor, yung matagal yun, yung time na yun, na yung dito kayo nakatara na tenant kayo. Matagal din kasi actually dito ko pinanganak, naglalakad ako ng 6 kilometers during my elementary days eh. Papuntang school. Punta sa school, yung school punta sa baba. Tapos maglilinis muna ako ng tatlong tudling ng mais. Oh. Bago ko punta ng school. Takbuhin ko 'yan. Kaya mga pinsan ko hindi makatapos ng grade 3. Hihinto na dahil sa layo. Mm. Tapos nung makatapos ako ng grade 6, ayaw na sana akong paralin ng tatay ko. Mm. Sabi niya, dito na lang tayo. Kasi malaki naman yung, kasi masipag na masipag tatay ko eh. Mm. Para sa akin siya yung totoong leader. Kasi doon ko natutunan sa kanya na, diba sabi niya, alis tayo. Kailangan magising ka ng maagang maaga. Mm. Pagka hindi ka magising, sasabuyan ka ng tubig. Ganun so, punta na, alis tayo. Kasi ako yung panganay. Yung kasing panganay sa bundok, eh, ang isip ng tao noon, ikaw yung panganay, ikaw yung balikat ng tatay mo. Mm. So, automatic yun. Automatic yun. Mm. Sabi niya, alis tayo. Maglilinis tayo doon sa ano. Medyo malayo-layo yung nilinis naming bukid eh. Araw-araw yun. Ah, so, kung saan kayo nakatira, malayo, malayo pa yung bukid? Oo, malayo pa. Naglalakad pa kami ng mga siguro isang kilometro mahigit. So, basang-basa nga yung shorts mo sa ano eh. Yung sa hamog ng halaman, yung mga ano, yung mga damo. So, ganun siya. Siya yung leader na
hindi siya nang katulad ng ibang ama na nag-inuutosan na yung mga anak. Mm. Sa kanya siya yung nangunguna palagi. Mm. Kaya mahiya ka rin. Mm. Mahiya ka, hindi mo siya gayahin eh. So, noon, nung marinig ng nanay ko na ayaw na niya akong pag-aralin ng high school, umiyak ang nanay ko, sabi niya, mahirap tayo, yun lang ang pwede natin ipamana sa kanila. Mm. So yun, nag-aral ako na high school, noon sa baba, that's 14 kilometers mula dito. 14 kilometers na? Pero lakad pa rin yan bayan? Oo, oh, nilakad ko yan. Pero actually, alis ako dito ng Sunday afternoon, doon ako nanonuluyan sa pinsang buo ng tatay ko na isang mangingisda, tabing dagat. Pagkagabi naman, sasama ako sa uncle ko at saka sa ibang mangingisda doon para mag-ano rin. Mangingisda rin. Tapos kinabukasan, mag-aral. So, pagdating ng Friday night, babalik ka naman sa bundok. Kasi maglilinis ka naman ng Saturday. Yun yung routine ng buhay. So, nung katapos ako ng high school, hindi naman ako makapag-aral ng college kasi mahirap na mahirap kami. Mm. Pumunta ako city. Sa Cebu? Sa Cebu City. Mm. Actually, yung unang tao nagdala sa akin, kinuha ko siya, hinanap ko siya. Mm. Ngayon, nasa bahay ko ngayon, may sakit siya. Siguro mga 5 taon na siya na stroke, nandyan na siya. Ah. Nung maging mayor ko, kinuha ko siya, nilagay ko siya sa treasurer's office hanggat stroke. So, ngayon, nasa bahay na siya. Kasi sa akin, yung lahat ng mga taong nakatulong sa akin, at saka lahat ng taong nadaanan ko, binalikan ko eh. Paano nangyari na siya ang nagdala mayor sa'yo doon sa Cebu City? Kaibigan siya ng nanay ko. Mm. Tapos sabi niya, masipag ito at saka madaling matuto. Mm. So, dalhin ko to sa city, baka sakali. Nalang ako sa city, unang trabaho ko, dishwasher ako ng isang karinderia. Siguro 1.5 months yun. Lumipat na naman ako. Bagger na naman ako ng isang supermarket. Mm. At lumipat na naman ako kasi hindi ko kontento doon sa ano eh. Sa isang bagay lang. So, tapos mahilig ako magbasa. Yan lang. Tapos naging bagger janitor ako ng Cebu Poderama. Yung parang sister company na Robinson. So, hanggat umikot yung buhay, after 28 years, successful na ako na businessman, bumalik ako sa bayan, tumakbong mayor. Dito, sa Tumburan. Dito, sa Tumburan. Umuwi ako dito noong 2010, tumakbong mayor. Hindi nga ako halos kilala ng tao eh. Pero meron akong strategy kung paano. At saka maaga ako nag-declare, maaga rin ako nag-organize. So, in July 15, 2009, doon ako tatakbo akong mayor. So, ang election noon is May 2010. So, yun. Mula noon, nag-organize tayo. Hanggat sa dumating yung election, hindi ko akalain manalo ko eh. Ang purpose ko lang is gusto ko makatulong sa Tumburan, kung saan ako pinanganak. At saka gusto ko makatulong sa mahirap. At saka gusto ko rin maging example doon sa mga bata, sa mga anak ng mahirap na pwede pala. Pwede akong masenso. Yung nung tumakbo ka na mayor, biray mo, tagal mong wala dito, 28 years. Yes. Hindi ka nakilala ng mga tao. Hindi ka nag-alangan doon na paano kanila iboboto, hindi nga kanila kilala. Hindi kasi, ganito yun eh. Para sa akin kasi, dapat papasok ka sa isang bagay. Meron kang strategy. Tsaka meron kang first, second, third option. So yung first option mo, yung patok yun. Yun. Para sa akin, awan ng Diyos naman yung lahat ng mga iniisip ko, hindi na ako umabot sa second option eh. Kung minsan nape-perfect na ako doon sa first option. Katulad nito. Ito, hindi ko ito akalain na ano eh. Pero ito, may mga first, second, third option din ako dito. What if? Kasi laging isipin mo yung what if eh. So, nung naisipan kong tumakbong mayor, meron din akong second option doon. What if hindi ako manalo? What if magkaroon ng problema? So, yung mga ganun, nasa isip ko na yun, kung ano yung mga strategies ko, if ever, failure ako doon sa first option ko. But sa awan ng Diyos naman, hindi ako naging failure eh. Nanalo ako eh. So, isa talaga is, papasok ka sa isang bagay, dapat may strategy ka. May isip, iniisip mo, paano ba? Paano ka mag-take ng risk?
Dapat lahat yung calculated risk. So nung tumakbo ako, inisip ko na yun. Kung ano yung pwede kong gawin, ano yung strategy ko, at saka ano yung gagawin ko if manalo ako. Mm. Kasi malaking problema yung pag manalo kayo, wala kang experience eh. Di ba? But para sa akin, inisip ko na yun. Ano yung pwede kong gawin? Kasi yung experience ko as a dishwasher, as a janitor, as a construction worker, as an ordinary employee, as a manager, as a supervisor, as a general manager sa mga kumpanya ko, para sa akin, malaking bagay yun. Yung experience ko para doon sa pagmamanage. Kasi importante yung leadership eh. Yung lahat na yan is mag-boil down doon sa leadership skills mo, sa leadership strategy. Ba, negosyo mo. Sa negosyo, karamihan yung ibang negosyante nagpe-failure. Hindi nag-succeed dahil failure of management eh. Management. Failure of leadership. So kung failure yung management at saka leadership mo, hindi ka talaga magsasucceed. Kasi no man is an island eh. Importante yung human capital. So yung experience mo, Mayor, sa negosyo, kung saan ka naging successful, yun din yung formula na ginamit mo nung nag-mayor ka. Actually, wala akong experience sa politics, no? Wala akong experience on how to manage the local government unit. But for me, mas madali i-manage ang local government unit i-compare mo sa negosyo. Kasi yung negosyo, kailangan mo maghanap ng resources para sa operational expenses mo. Whereas dito sa local government unit, may built, naka-built-in ka na na era eh. Andiyan na. Era nandiyan eh. I-plaster mo na lang. Okay. Ang kailangan mo nalang baguhin yung pag-iisip ng tao, yung mindsetting ng tao, kung paano mo sila ma-delegate, no? Paano mo sila mapakailos. Kaya yung una kong statement noong July 1, 2010, nung maging mayor ako, sabi ko doon sa mga empleyado, patakbuhin natin ang bayan natin katulad ng isang kumpanya. Kung saan, ang taong bayan, ang customer natin. Kaya sabi ko, sa private companies, may kasabihan na customer is always right. Tsaka pagandahin mo yung customer servicing mo. Kaya sabi ko sa kanila, tandaan nyo, kung mayroong isang tao na magreklamo na hindi nyo siniservisyuhan, kahit hindi pa bumuto sa akin yun, hindi ko maniwala sa inyo, doon ako maniwala sa nagreklamo. Kaya pantay-pantay. Lahat ng tao, ng bayan, dapat servisyuhan. Ngayon, unti-unti nagbago eh. Mayor, balikan ko lang yung ano, yung nung nag-campaign ka, paano mo kinommunicate yung ikaw, yung experience mo doon sa tao? Ang sabi ko lang sa kanila, sa mga nakakilala sa akin, alam nila yung buhay ko eh. Alam nila yung life story ko. Nandito ko pinanganak, tapos dito ko lumaki. Tapos marami kong kaklase dyan sa baba. Sa elementary, may mga kaklase din ako sa high school. So, noon namang panahon na yun, nung bata pa ako, mabait akong bata eh. Hindi ako basagulero, hindi ako sumasali sa ano. Although, barkadista ako, pero hindi ako sumasali sa mga kalukuhan. Kaya, yun yung isang ano, isang tools saka isang weapon kung bakit naniwala siya sa akin. At saka sabi ko naman sa kanila, ito yung unang campaign promise ko. Tandaan nyo, kung bigyan nyo ko ng pagkakataon na makapagservisyo sa inyo, alam nyo yung life story ko, sikapin ko na kung ano yung nangyari sa buhay ko, yun din ang mayari ng bayan ko. Strong yung ano yung message. Nagulat yung mga ano sir, mayor, yung mga friends mo, matagal ka nila hindi nakita pagbalik mo. Oo, nagulat din sila. Kung mga kandidato ka. So, para sa akin, ano eh, bigay ng Panginoon to eh. Hindi ko akalain eh. Ito lahat. Pati ito. Itong lahat na itong nangyari dito, dahil sa taas. Kasi kung hindi tayo binigyan ng pag-iisip na yung vision, hindi tayo niya nag-guide, wala to eh. Ito lahat, dahil sa kanya to. Balikan natin, Mayor, yung ano, yung buhay mo nung pagka... Anong pala kinuha mo ng college, sir?
wala akong ano, mahilig lang akong magbasa. Mahilig akong magbasa. Tapos, mahilig akong makinig ng mga seminars. Yung lahat ng mga sinasabi ng mga speakers, pinapasok ko sa isip yun. Meron nga isang ano eh, sa Manila nung December 24, 1984. Sa Manila ako, may isang, atin ako sa isang seminar na sa real estate company. Sabi niya, how to become a millionaire in 1 year. That time, mahirap. How to become a millionaire in 1 year. Hmm. This is the formula. Tapos, ito yung mga lahat ng sinasabi niya, lagay ko sa isip yun. Sabi ko, kaya ko palang gawin to. Diba? Sabi niya, plan your work and then before ka matulog, then work your plan tomorrow. That's very simple, very basic. No? Plan your work. And then work your plan tomorrow. Before ka matulog, planuhin mo yung trabaho mo, yung bukas, kung ano yung gagawin mo. So wala ka nang ibang kasipin eh. Kana, ano eh, hindi sabog yung araw mo dahil iniisip mo na eh. So yun lang. Tapos mahilig kong magbasa. Mm. Grabe kong magbasa. Yung pag binabasa ko, iniintindi ko talaga. Hanggat nakapagtrabaho ko ng isang multinational company, nag-umpisa ko ng clerk, hanggang naging supervisor ako ng operation at pinapaaral ako ng kumpanya na mga 6 months lang. Mm. Operations management and business management. So, doon hanggat napromote din ako, hanggat dumating sa punto na after 10 years nag-resign ako, nagtayo ko ng sarili, ginaya ko yung kumpanya namin. Wala akong puhunan. Okay. Guts lang. Ano po yung unang negosyo niyo, Mayor? Yung customs brokerage po at saka logistics. Logistics. Then doon na nagbago yung buhay niyo? Bago yung buhay ko. So, actually, yung unang atin ko, bagsak pa eh. Bagsak na bagsak talaga. Wala nang makaisip na ano, makarecover ako eh. Tsaka nawalan ako ng mga kaibigan. Ganun naman talaga yung buhay, di ba? Pag walang-wala ka, iwasan ka ng mga kaibigan mo. Eh. So, yun. Ganun nangyari sa akin. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Pinahinto ko nga yung mga anak ko sa pag-aaral eh. That was in 2003. Sabi ko sa kanila, tandaan nyo, hinto mo na kayo sa pag-aaral. In 2 years time, Babawi ako. Awan ng Diyos, hindi umabot ng 2 years eh. Niwan ko sila ng 2003, June. Kinuha ko sila ng April 2005. So wala pang 2 years. Ano yung mistake mo, Mayor? Ba't nag-down ka? Dalang mangyari sa buhay yan. May mga pagkukulang kay. At saka may mga ginagawa ka na hindi karapat-dapat. Na hindi mo nagtitake ka ng risk na hindi masyadong calculated eh. Kaya sa akin, yun ang mga lessons learned na dapat mag-take ka talaga ng risk. Dapat calculated. Calculated talaga. Kaya yung sinasabi ko na tawag nito na meron kang first, second, third option. Dapat kaya tingnan mo yung iba na sobrang mataas yung IQ. Sobrang talino. Tapos mahina yung emotional nila, uh-oh, yung EQ nila. Takot silang mag-take ng risk eh. Pero kung mataas yung IQ mo, mataas yung EQ mo, hindi ka matatakot eh kahit anong mangyari. Kaya mo gawin yun. Wala ka nga, nating tulos ka eh. So yun ang siguro sa akin, yun din ang isang biyaya ng Panginoon sa akin na binigyan niya na ako ng ganong idea at saka ganong strength na kumbaga sa hindi ka natatakot eh. Kahit ngayon, may edad na ako. Hindi pa rin ako natakot. Biduwi mo ito. Nagtitik ako ng risk dito. Malaking risk din ito, Mayor. Malaking risk dito eh. Tinatawanan na ako eh. Ba't daw ako nagawa ng restaurant sa bundok? Coffee shop at saka convenience store sa bundok. Wala naman tao. Diba? Malaking risk ito. Kahit sino siguro ang negosyante ng bilyonaryo dyan. Hindi siguro makapag-isip na tayo ako ng isang restaurant sa bundok. So yun. Pero so far, Mayor, okay? Oo, ng Diyos, okay talaga. Dahil biruin mo dito, ito ha, pagka ganitong araw, nasa 3,000 to 4,000 katao yung pumupunta rito eh.
Tsaka ito ha, yung phase 1 ko, tatlong phases ito eh. Mm. Nasa 40% pa ako. Okay. So, ibig sabihin, ang dami pa mangyayari na maganda rito. Kasi malaki ito eh. Yung kasing bala ko ng tobacco mayor, bumili ako ng mga property dito eh. Mm. So, mamaya i-tour po natin yung buong ano. Actually, yung dine-develop ko, nasa ano to eh, nasa 90 hectares. 90? 90 hectares ito. Pero piece by piece ito. Mm. Saka ang ganda kasi ng lugar. Tingnan mo naman yung lugar, di ba? Mm-hmm. 360 Tuburan 360. Ano pangalan, Mayor? Tuburan 360. Tuburan 360. Ang ano kasi dito, kasi nakakuha ako ng budget. Nung pasalamat ako sa tarang lahat ng agencies. Mm. Itong kape, hindi ko rin naisipan ito na magtanim eh. Uh-huh. So, bigla lang pumasok sa isip ko na gusto para makatulong ko sa environment, tsaka matulong ko sa mahirap, magtanim ako ng isang kahoy na pwede mamunga na makatulong sa environment. At the same time, kikita ang tao. Kape ang naisipan ko. Out of nowhere? Out of nowhere yun. Paano nyo na, ano, oh, sige kape, paano? Hindi kasi ganito. Ang umpisa kasi, nung maging mayor ako, tinitingnan ko yung bundok. Mm. Kalbong-kalbo na. Mm. Sabi ko sa Dinar, pa-stop nyo yung pagkakaingin at saka yung pag-uuling. Mm. Sabi niya, mayor, sabi niya taga Dinar, kung ipa-stop mo yan, 2013 election, matatalo ka talaga eh. So, sabi niya, kung wala kang alternative, wala, 2013 election, kung ipa-stop mo yung uling, hindi ka na maging mayor. Mm. Magalit sa yung tao. Buti na lang, in 2011, mayroong programa yung ano, yung DNR, yung National Greening Program. Mm. Kung saan, magtanim ang tao ng kahoy, babayaran na ng 12 pesos. Okay. Kaya, sabi ko, oh, marami ba yan? Sabi niya, marami, mayor, kasi 700 hectares eh, sa whole district of, third district of Cebu. Of Cebu. So, meaning, Barili to Tuburan. Sabi ko, sige, sa akin na yan, 700. Sabi niya, di mayor, yung 500 lang sa'yo. Kasi yung 200 hectares, ihati natin from Astorias to Barili. Uh-huh. Sabi ko, paano ang gawin yan? Sabi niya, magtayo ka ng mga people's organization para madali. Sa duli lang naman yun. Mm. Pagkatapos, pag may official receipt na sila, magpa-implement tayo ng project for liquidation purposes. Mm. Kasi sabi ko, sige, hatiin ko yung 500 hectares doon sa 10 barangay, tag 50 hectares. Mm. So, nung ma-register na sila, tinanong ako ng DNR, o anong kahoy ipatanim natin, Mayor? Sabi ko, huwag kayong magtanim ng kahoy na hindi mamungat, hindi mapakinabangan, kasi uulingin pa rin ng tao yan. Uulingin nila? Oo. Kasi kami yung isa sa pinakamalaking provider ng uling sa city, yung mga ginagatong sa litson. Ah, dito nang kagaling yun. Dito nang kagaling. Kaya kinakaingin niya ang mga bundok na yan nung industry araw. Industry pala yun. Industry yun eh. Tsaka hanap buhay ng tao. Okay. Pero mantakin mo, napakamura ng uling. 120 nga lang bili doon sa farmers eh. Yung isang hirap, sako? Isang sako. Ang hirap pa niyan. Ang hirap. Mainit pa. Tapos marumi pa kasi itim eh. Mm. Kakauling ka pa. Kawawa ngayong mahirap eh. So, grabe ang pagod mo. Tapos murang-mura lang. Tapos minibinta sa city ng 250-300. So, samantalang itong naghihirap, 120 lang ang bayad. Mm. So, yun. Sabi ko, huwag kayo magtanim ng kahoy na hindi mamunga. At hindi mapakinabang. Sabi, ano nga, Mayor? Naisipan ko yung kape. Sabi ko, kape, oh. Sigurado ako, hindi uulingin ng tao yan. Mm. Kasi maliliit yung puno, tapos may bunga. Doon ang umpisa. So, ibig sabihin, siya pa rin na may ano doon. Siya pa rin ang, ano siya, oh, yun. Guidance. Kape yung anuhin mo. So, sinusustain ko yun. Hanggat dumating sa punto na pumunta sa akin yung NIDA, National Economic Development Authority noong 2015. Mm. Sabi niya, Mayor, ano gawin ka namin? Kasi siguro nakikita nila na maganda yung ginagawa ko sa bayan. Mm. Yung papapatakbo, angkop doon sa pangangailangan, lalo na pangangailangan ng mahirap. Mm. So, sabi nila, gawin ka namong pilot. Anong project yun? Yung ASAP, yung Accelerated Sustainable Anti-Poverty Program ng National Government. Sabi ko doon sa regional director, that was
Regional Director Efrain Carrion of NIDA. Mm. Sabi ko, Director, kung magplano pa tayo, matagal pa yan eh. Sabi ko, puntahan mo ngayong plantation ng kape sa bundok, may 10 barangay na yun. Tsaka hindi namin alam paano yung post-harvest. Mm. Sabi niya, paano punta doon? Sabi ko, mahirapan ka talaga punta doon kasi four-wheel drive lang at saka habal-habal makapasok doon eh. Mm. Punta siya, halos hindi siya makauwi. Pag-uwi niya, sabi niya, Mayor, yun na lang, tamang-tama yun. Ganda pala yun. Sabi ko, may 10 people's organization na yun. Ilang hectares yun in, ano, Mayor, yung coffee that, farm na yun? That time, nasa mga, ano yun, mga 700 hectares yun. 700? Ano pa lang? Mga 500. 500 hectares. So, 500 hectares yung umpisa eh. Okay. So, nung sabi niya, dalhin ko yung lahat ng regional director sa bundok. Ay, tuwang-tuwa ako kasi, dali mo, regional directors dalhin sa bundok. Lahat ng lahat agencies. DEA, DTI, DOST. Lahat yan. Basta ang dami. DSWD. Lahat ng agencies ng gobyerno. Kasi ASAP eh. Accelerated Sustainable Anti-Poverty Program ng National Government. So, poverty alleviation talaga. So, nung dinala yung mga regional directors dito, tungto talaga ako eh. Kasi biruin mo, out from nowhere yun eh. Kumbaga eh, na pinuntahan ka ng marginal director. So, nung pumunta, sabi ko, ito yung mga tao na pwede natin tulungan. Anong maitulong nyo? So, ito na. Naumpisa na, sabi ng DOST, akong bahala sa packaging dyan. Sabi si DTI, ako nang bahala sa machine dyan. Sabi ni di ako nang bahala sa mga server dryer dyan. Sabi niya, ako nang bahala sa tubig dyan. Sabi ni DSWD, ako nang bahala sa cash for work dyan. Di ba? Sabi ni Philippine Craft Insurance, ako nang bahala sa insurance dyan. So, ganun eh. It's convergence eh. So, wala na, parang wala nang problema. Sabi ko, talagang hulog ng langit eh. Inaalign ng Panginoon yung lahat ng tao na pwedeng tumulong. Okay. Para sa mahirap eh. Tandaan nyo, dati wala kaming tulay eh. Sa ilog kami dumadaan. Yan, napagawan ko ng tulay. Alam mo saan yung galing yung budget? DTI eh. Itong kansada na to, pinalakihan ko na eh. DTI yan. Yung DPWH, hindi naman papasok sa mga, ano yan, sa mga inner roads yan eh. Doon yan sa highway. Sa highway. But ito, DPWH ito eh. This is convergence eh. Yung roads, leveraging of linkages for industry and trade sa DTI. Rule 8 ngayon, bago na naman, Rich 8. Rich 8 yung bago nilang program ngayon. So, nagpapasalamat talaga ako sa DTI kasi, tsaka sa DPWH. Kasi sila yung, ano eh, gumagawa, DPWH. Tapos, si DTI yung nagpundo. So, diretso ito ng Danao. Kaya nga lang, pupunta ng Danao. Okay. Ang napa-approve ko yan sa Regional Development Council noong 2018. Kaya ang pakiusap ko sana sa Department of Budget and Management kung pwede, kasi malaki pa yung kulang. Nasa 300 million pa yung kulang doon sa 587 eh. May panawagan. Baka pwede naman na yung na-approve noong 2018. I-release. Hindi, 2018 ba, Mayor? 2018 pa yun. Wala, may kulang pa sa 587 million, may kulang pa na mga 300 million. Kaya, mapaganda sana. At saka ngayon, tumataas yung materials. Baka hindi na magkasya yun. Diretso ito ng Danao. Ang daming mahirap na matulungan. Yung mga maghirap natin magsasaka. Kaya sa akin, kasi napakalaki ng Tuburan. Tuburan is, yun pala, ang history ng Tuburan is, yung Tuburan is derived from the term Tubod. Ano or yun? Spring. Tubod. No? Okay. The source of water. Kaya kami sa Tuburan, wala kaming problema sa tubig kasi dami namin spring. Okay. Ngayon, tubig namin, kung dalhin sa Cebu City yun, nako, yung buong Cebu City, solved na yung problema na sa tubig. Kasi dami namin tubig. So, yung Tuburan is isa sa pinakamalaking bayan sa buong province of Cebu. Okay. It's 54 barangays. Barangays. Then, ang land area namin is, sa buong Cebu din, kami rin yung pinakamalaki, 29,316 hectares. So, yung coastline namin nasa mga 22 kilometers. So, kailangan mo rin mag-isip ano ba yung intervention mo sa ano yung strategy mo doon sa mga ngisda na mahirap. So, meron na rin tayong programa dyan. Sari, meron kami ng baklad. Ang dami ko ng programa dyan. Kasi, dapat, para sa akin is inclusive growth eh. Walang maiwan. So, yung poverty incidence namin, kasi yung napalagang
pagka maging local chief executive ka, dapat tingnan mo yung ano eh, poverty incidence mo, tingnan mo yung educational system mo, tingnan mo yung present order mo, lahat yun, tingnan mo yun. Health system mo, tingnan mo rin. Ano bang nangyayari sa mga tao mo? Kasi, ikaw yung ano, kumbaga sa ama ka eh, ama ka sa mga anak mo, titingnan mo lahat yun, isipin mo yun, pag-isipan mo yun, ano ba yung pwede mong gawin para doon sa mga tao na yun. So, nung dumating ako dito, tinignan ko yung poverty incidence. Ang poverty incidence is 4590. 45.90 ha. Pwede nyo mag-google yan. Nasa ano yan? Nasa PSA yan eh. So, noong 2018, awan ng Diyos, nasa 24.40 na lang kami eh. Oh. Actually, mula noong 2018 until now, wala pang pinalabas yung Philippine Statistics Authority sa survey nila. But sa tingin ko, kasi ang dami ko nang nag-graduate ng Purpose. Kasi dami ko rin, ano eh, yung ibang mga programa kasi ng gobyerno, binago ko eh. Ayan, katulad, na-mention nyo nga yan. Katulad ng mga programa ng DSWG, yung Kalahi Seeds, yung community-driven na intervention ng ano, project ng ano ng DSWD, binago ko rin yun. Kasi biruin mo yung 20 million mo, yung 54 barangays bibigyan mo, pag-hati-hatiin mo yun. Ay, hindi siya sustainable eh, kasi maglalagay ka ng tire path, kalsada na maliit, posisiminto ng tao. Pagkatapos, pag widening of roads ka, sisirain mo. Magtayo ka ng isang maliit na project na hindi naman sustainable, mapakinabangan na ng ilang taon. So ngayon, sabi ko sa DSWD, baguhin natin yan. Hindi ko natanggapin yung ano nyo kung hindi nyo gawing tatlong project lang, significant project. So sayang yung pera eh. So yung Kalahi Seeds, iba-ibang maraming project na maliliit. Yung 54 barangays. Oh, I see. So ngayon, binago ko na yun. Huwag kayong magalit, taga DSWD. So, ngayon may tatlong ano kami. Anong mayor yung pinili mong tatlo lang? Tatlo. Dalawang water system. Okay. Kasi malaki yung bundok eh. Kahit marami kaming tubod, may mga areas din kasi na limestone. Malalayo ang tubig nila. So, dalawang water system. At saka isang bagsakan center. Yung isang bagsakan center na yan. Kasi naisip ko eh. Kasi yung bagsakan center, pag matapos yan, yung isang cooperative ang magne-negosyo yan, yung Federation ng mga farmers. Magne-negosyo ng, silang bibili ng produkto sa farmers. Okay. At 20% ang profit margin. Example, nakita nyo naman yung nag-viral na ano, nag-viral na yung ginaganong-ganon niya yung kalabasa. Kasi 3 pesos lang yung bili. Yung ano, per so, kilo. Per kilo. So, galit na galit siya eh, di ba? Talaga chinachap-chap na yung kalabasa. Sa akin, yung concept ko doon, wala kayo si middleman at saka si trader. Okay. Si cooperative ngayon ang mga negosyo. Si cooperative. Matapos yung bagsakan center. At 20% ang profit margin. So yung lahat ng mga farmers, dapat pati yung profit margin, ikaw nagsabi na. Ako nagsabi 20%. Ito lang dapat. So for example, kasi cooperative eh. So for example ngayon, si kalabasa, na binibinta ng 30 pesos sa merkado, bibilhin kayo ni cooperative doon sa farmer ng 24 pesos. Taas. Kasi 20% eh. Okay. Dapat 20% na yung ano, kita niya. Maximum of 20%. So pwede pa kanyang gawing 10%, 15% eh. Depende sa ano yun, di ba? Tapos member pa yung mga farmers, member pa sa cooperative. So, pag mangyari yun, sinong yayaman? Sinong kikita si farmer? Siya yung angat ang buhay. Siya yung gusto, siya yung pwede magsipag na ano. So yung tatlong project yun, isang bagsakan center at saka dalawang water system. Pag matapos yun, manghingi naman ako kay Senator Cynthia Villar na ano, na palakihin ko yung ano, cold storage, yung processing area. Kasi kailangan may processing area. Hingi naman ako sa DA na kahit na maliit na, tapos bibili tayo ng ano, yung reaper van para. Tapos kinausap ko na yung mga membro ng Cebu Chamber of Commerce na sila yung bibili ng produkto namin. So kinausap ko na rin DTI at saka DUSD na tutulong sila doon sa packaging ng mga produkto. So convergence pa rin kasama yung business sector. So assured ka sa ano, assured ka sa market. Dahil may value chain na siya eh. So kung ganun yung konsepto, tapos ang pinaka-challenge lang doon, yung mag-manage ng co-op. Kasi dapat magaling. Kasi kung hindi transparent, hindi honest, hindi masipag, hindi rin successful. But para sa akin, ha,
Kasi walk the talk tayo eh. Mm. Ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Nangyari na yan dito. Yung isang programa din ng national government ng DSWD, yung SLP, Sustainable Livelihood Program. Mm. Nung una ang Sustainable Livelihood Program, pinabayaan ko lang yung taga-DSWD. Mm. Nibigyan ng taga-10,000 yung mga tao. Mm. Bawat barangay, 21 katao binibigyan ng 11,000. Mm. Nawala yung pera. Kawawa yung yung nabibigyan, yung hindi nabigyan. Buti yung nabigyan. Yung hindi nabigyan, kawawa. Pero sustainable ba? Wala eh. Nawala. Inutang, pinautang, pinainteresan. Mm. Tapos nawala, hindi na nagbayad yung mga members. So wala, nawala yung pera. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.